po mga kaibigan regarding po sa usapin pagdating po sa 269 na bus ang madadagdagan ang pwede ng bumiyahe 10 ruta ay naprobana ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB papuntang probinsya simula December 21 ngayong araw po yan. Ito ay po ay point-to-point utility bus na pinayagan ng LTFRB. Pag sinabi niyo pong point-to-point mga panggano, wala pong ano yan. Ang tanging stop lang po niyan is sa mga bus stop nila diretso po kung saan po yung halimbawa Manila to Dagup, Pasay, dire-diretso po yan. P2P kaya ang tinawag na point-to-point. Okay? Kung meron man silang lugar na pupuntaan, yung mga terminals lang po para ho siyempre umihi. Pero ngayon, di nga ho pinapayagan nga yung mga ganun eh. Dapat pa nga yung mga bus has their own comfort room or CR. Para dire-diretso yung biyahe, wala hong posibilidad na meron kayong makuha man lang pasahero sa daan. Ano? Hinagdagan umano ng mga bus bilang tugon sa inaasahang dami ng mga pasaherong babiyahe pa uwi ngayong holiday season. At ayon na rin kay Joel Bolano, Technical Division ng LTFRB, bawal dumaan ang mga provincial bus sa EDSA. Halimbawa, mga biyaheng na IA at Paranaque Integrated Terminal Exchange mula sa Pampanga at Baguio ay dadaan sa A. Bonifacio. Sa Mindanao Avenue naman ang daan ng mga bus sa may rutang pa SM North EDSA. Ayon sa PITX, mula sa 50,000 of passengers kada araw nitong nakaraang buwan, umabot sa 61,000 hanggang 65 kada araw ngayon ng Desyembre. Kaya nga para matiyak na ipapatupad ang maayos sa mga health protocols gaya ng pagsuot ng face mask at face shield, nagdagdag na rin ang mga pulis sa mga terminals. Ayan po ha. At sa loob ng mga bus, limitado pa rin po ang mga pinasasakay. So, ganun pa rin po. 1 meter distancing. Para sa ganun mga kaibigan, maiwasan nga po yung possible transmission ng COVID. One seat apart ng mga pasahero, maliban na lang kung mag-asawa o magkamag-anak. Umaasa naman. Ito yung minsan when they include mga masabi nating when you provide the policy, there is an exemption. There you go. Those exemptions should not be pag one seat apart, hindi pwedeng porket asawa mo magkatabi kayo, no? Dapat ganun na lang, misaanan na lang. Anyways, umaasa naman pamunuan ng PITX na mas nadami pa ang umuwi ng probinsya sa masusunod na araw, kaya pinapayo rin ng mga pasahero na mag-advance booking at siguraduhin kumpleto mga kailangang dokumento. Kung bakit ko sinabi yan? Alam niyo mga Pilipino, maparaan eh. Para pagsakali, dahil they wanted to have more passengers, yung iba dyan, payagan, oh, sabihin nyo, pag kami nanitang polis dito na umakya, sabihin nyo, magkasawa kayo, ha? Diba? Pero yan, okay. Samantala, mga kaibangga, yun po ang ilan po sa ating mga topic ngayong araw na to. Pasok naman po, mga kapangga. Pinagtawanan naman na lang po ni Vice President Lenny Robredo ang nagtitrending na hashtag nasaan ang Vice Presidente habang sinasalanta ng bagyong Vicky ang ilang bahagi ng Mindanao. Noong Biyernes nang malubog sa bahang ilang lugar ng Agusan del Sur at Surigao del Sur dahil sa ulan na rin nadala umano ng bagyong si Vicky. Kasabay nito umulan din ang panawagan online sa pangalawang pangulo na agad naman sinagot ni VP Robredo. Sabi niya, nandito ako. Kanina pa kami nagko-coordinate sa areas apektado ani Robredo sa isang online post. Ganyan din po ang sinasagot ng Pangulong Duterte. Now you know the feeling, Pangga. Maya-maya ng konti mga Pangga sa ating po pagbabalik. Ano ko, alamin natin nangyari pong pagtaas ng kaso nga po dito sa bansang United Kingdom. At kung bakit po tumaas. Dito lang po yan sa Coffee Break.